fucking show. Minsan pag may naano ako, minsan may natatago ako sa pera sa aking wallet. Tapos may problema sa Pilipinas, wala talaga akong pwede gawin. Kung hindi, may papadala. Yun lang. Yung hindi mo talaga siya, sabihin mo sa kanya na hindi ako magpadala kasi ganito. Sa akin na itong pera ko. At saka may ibang magsasabi, yung hindi nag-aabroad, ang sasabihin nila, bakit hindi kayo nakapag-ipon? Sa inyo namang sahod yan. Hindi po, ganun. Aywan ko lang sa iba. Pero talaga ako, wala talaga akong naipon. Alam mo, nagpapasalamat nga ako ngayon kasi ang taong nagpapasaya sa akin ngayon, si Fernando Esteban, marunong siyang humawak ng pera. Marunong siyang, pag sinabi niya yan, ang bibilihin. Yan talaga ang bibilihin niya. Hindi talaga yan bibili ng iba. Kapag sinabi niya na, para sa ganito to, hindi talaga yan siya gagastusin yung pera na yon para sa ibang dahilan. Hindi. Iba siya na, ang galing nga eh. Di ako, iba kasi ako pag, kahit may naipon ako, pagkatapos may problema sa Pilipinas, wala. Yung problema ko, yung gusto kong bilhin para sa aking sarili, hindi ko yun nabibili. Napapadala ko sa kanila. Ilang beses na, nag-iipon. Tapos may problema sa Pilipinas, mapapadala ko. Kung itong pera ko dito ngayon na kaunti, itong
konti kong pera dito kung talaga hindi ko pa to ano, na hindi pa talaga ako uwi. Matagal na itong napadala ko sa nanay ko. Eh, talagang inipit-ipit ko siya kasi iba kasi itong ugali ng mga amo ko. Biglaan na lang itong sabi na, uy, mag-ano ka lang dyan, mag-ready ka na, uwi ka na ngayon. Ganon. Kaya ako, inaano ko talaga yung pera ko. Yung parang iniipit ko talaga ang kaunti kong pera na 500 real. Kasi nakakapadala ko lang nung September. Nasaan ako, dalawa na ngayon, yung October, sahod ko. Ngayon, November, sahod ko. Hindi pa binigay. Ang nasa wallet ko talaga, sa totoo lang, 500 lang. Oh, iuwi na ako. Ganun lang. Ang tapos ang mga nandun sa amin, hindi maniniwala na wala kang pera. Mayroon pa yung mga utang sa'yo na hindi magbabayad. Kasi akala nila, ikaw ay mayaman na. Nakakainis. Ang nais talaga ako. Tapos, ang lalaki pa ng utang nila. Hindi mo naman sila pwede nga anuhin yung pag siningil mo naman sila ang siningil, ikaw naman ang pangit ang ugali. Diba? Makakarinig ka na ng mga masasama ng salita. Masasama na sasabihin sa'yo. Kaya guys, sa totoo lang, kami mga OFW, uwi kami ng Pilipinas na wala ng pera. Ganon yon. Kasi habang nandito kami sa ibang bansa, pinapadala na namin. So, ano pa ba ang pera namin? Ganon yon. Kaya yung mga tao dyan na hindi maniniwala na wala kang pera. Ewan ko lang sa ibang OFW. Sa i-correct nyo ako kung ako ay mali. Pero ako ganito kasi nangyari sa akin. Yung pera ko, mga sahod ko, pinapadala ko sa Pilipinas. Oo, pinapadala ko sa Pilipinas.